Hello, kakasina! Kumusta? Gagawa tayo ngayon ng mini pizzas na pwedeng snack ng pamilya at syempre the best in negosyo. Kaya kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. Ginayat ko na ang bawang, so ngayon naman itong sibuyas. Kakailanganin din natin ang siling at sal. Ihiwa-ihiwain lamang natin ito at syempre tatanggalin natin ang mga buto. Maglalagay din tayo ng siling haba para sa karne na ating ilalagay. At ito naman para sa toppings ng ating pizza. Ito ay cooked ham. Hihiwa-hiwain lamang natin ito sa square. Depende na rin sa'yo kung gaano karami ang iyong gagamitin. Maglalagay din tayo ng mushrooms at syempre pineapple tin bits. Spaghetti sauce din ang aking gagamitin instead na tomato sauce at itong cheese melt. So ngayon, magigisa na tayo ng ating ilalagay na isa pang napakasarap na topping. At magigisa na tayo ng bawang sibuyas. At syempre itong nabili kong instant sisig from CDO, pero not a sponsor, pero CDO. Baka naman, Charis! Kakusina, kung bago ka pa lang sa aking channel at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, aba mag-subscribe na para updated ka sa mga kakaibang negosyo recipes ko. Maraming salamat! So maglalagay pa tayo ng sibuyas para mas maging masarap pa. At ngayon naman, maglalagay na tayo ng toppings. Meron akong nabiling instant crust pizza na maliliit. Ayan. So, hindi mo na kailangan pang magmasa, maghalo-halo ng harina dahil meron na talagang nabibiling instant crust pizza sa mga supermarket. Ayan. Naglagay na tayo ng spaghetti sauce. Tapos ngayon, maglalagay na tayo ng sisig. Tapos ngayon, maglalagay na tayo ng sibuyas. Wala akong puting sibuyas. Ito lamang yung available sa kusina ko. And then, itong siling at sal. At huling ilalagay ang cheese melt. Pero depende yan ha. Pwede mong ilagay ang cheese pagkatapos ng spaghetti sauce. So ito na. Handa na itong lutuin. Pero syempre may ipapakita pa ko sa inyo na iba't ibang toppings na pwede ninyong ilagay. At ngayon, magluluto na tayo. Pero actually, hindi naman talaga lulutuin kasi yung mga toppings ay luto na. Iinitin lang natin ito hanggang sa mag-melt ang cheese. Para sa mga walang oven dyan, pwede kang gumamit ng kawali pero siguraduhin napakababa lang ng apoy para hindi masunog ang pizza. Pero kung may oven naman kayo, lutuin lang o painitin lang ng 10 hanggang 15 minutes.
Ito na kakusina ang ating sisig, pizza at iba pa. Bakit ko sinabing iba pa? Kasi meron pang ibang flavors o ibang toppings na aking inilagay. Kaya ano pang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito dahil sobrang sarap talaga. Naku kakusina, cheese pa lang, naguumapaw na. Kaya ano pang hinihintay mo? I-try mo na ito now na. Maraming salamat, kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik!